Hey guys, good morning. Ako po si El Mundo. So ngayon guys, ipakilala ko po sa inyo aking natuklasan na gamot ng garapata po. Di ba po? Sobrang dami ng garapata ang aso natin. Talagang, yan talagang unang problema natin. Di ba po guys? Nakakaawa tingnan ng aso natin. Di ba? Grabe, sobrang may malaking garapata. Grabe, hindi mabibilang. Meron sa tenga, meron din po sa paa. Kaya guys, ito po, ipakilala ko po sa inyo ang gamot ng garapata. Yun! Yan po. Yan guys. Isang suka guys or white vinegar. Meron kasi siyang porphyrin 5 acid at saka meron siyang antioxidant. Kung meron kayong suka dyan sa kusina nyo guys, basahin nyo po. Meron siyang antioxidants. So, pwede rin po siyang pampatay po ng bakterya, balakubak at saka gamot ito ng kuto ng tao guys. Kaya ko po naisipan gamitin itong suka na to kasi po gamot siya sa kuto ng tao guys. Talagang sinubo ko po siya sa aso ko. Yun nga guys, last week pa lang po binuhos ko, ginamit ko po ito, binuhos ko agad-agad sa katawan ng aso. So hindi ko binuhosan mo siya ng tubig. So hindi po, on the spot ko po itong binuhos sa katawan ng aso ko po. So tapos guys, binabad po siya ng 10 minuto para po mainom po yun ng aso at para mainom po yun ng garapata ang sukang ito. Or kung dalawang isim kayong gumamit ng puro suka guys o nag-alinlangan man kayong gumamit nito, pwede nyo nang po haluan po ng maligamgam na tubig. So huwag yung malalim na tubig, maligamgam na tubig dapat ang ihalo nyo po sa suka. Halimbawa, isang basong maligamgam na tubig at isang basong suka po guys, dapat maligamgam na tubig para po hindi po siya matapang guys kung nag-alinlangan po kayong gumamit ito. So i-boss nyo po sa katawan ng aso at hintay nyo po ng 10 minuto. Sa akin kasi guys, ang ginawa ko is puro suka ang binuhos ko po. Grabe, very effective. Paunti, isang araw ko palang po yung ginamit, paunti-unti siyang nawawala ang garapata. Grabe guys, sobrang saya ko po nung nawawala na po yung garapata. Grabe. Para sa akin guys, nahiyang po yung aso ko dito. Isang suka lang po guys, puro. Grabe, subukan nyo po ito. Tapos guys, pagkatapos ng 10 minutong binabad natin, so banlawan natin siya ng maligamgam din po na tubig. So huwag yung malalim na tubig, huwag kayong gumamit. Maligamgam na tubig dapat guys kasi nakaganda din po ng balat ng aso. Tapos syempre sabon na natin siya. So huwag yung sabon ng tao, huwag kayong paiba-iba sabon or huwag kayong gumamit ng kahit paiba-ibang sabon talaga. Yan, huwag kayong gumamit. So kasi nandun pa, doon nakuha talaga ang garapata guys. I'm sure doon na kukuha, paiba-iba po kayong gamit ng sabon. Lalo rin po sabon po ng tao din, doon din po nakukuha. At saka guys, hindi rin po nawawala ang amoy ng aso. Andun pa rin sa katawan ng aso. Diba napasin niyo po? Kahit anong sabon, kahit sinabunan niyo po ng sabon ng tao, andun pa rin ang amoy ng aso. Hindi siya mabango. Tapos guys, yun na po siya. Dapat sabon talaga siya ng aso. So ito guys, kita ko kasi yung ginamit yung sabon. Yan po, yan. Ito guys, in-order ko po siya sa online. Binili ko po siya ng 199 pesos po. Ito, madami na rin po siya. 3.4 liters po. May nakalagay kasi dito, deep outdoor protection po. So, pwede siya, pang protective talaga siya sa labas guys. Pwede rin po siyang, hindi siya pang-protective siya sa mga garapata or sa, diba, sa labas, alam na po. Tapos, ito kasi yung ginagamit ko pong shampoo ay Madrid Cacao with Guava Extract po. So, okay po siya sa aso guys. Mabango siya. Tanggal ang amoy ng aso. Protective po siya sa katawan ng aso guys. Lalo rin po sa labas. So, ito guys, nag-refill po ako sa maliit na lalagyan. So, ito po, ipakita ko po. Yan, ito po siya. Para madali pong gamitin o madali pong i-boss pa sa katawan ng aso guys. Kaya nag-refill po ako ng maliit. Pagkatapos guys, dapat ito ang gamitin nyo. Sabon talaga mismo ng aso or shampoo. Pagkatapos, okay na po na nabalawan nyo na po, may sabon na. So, yun na po siya. Patuyuin nyo na po siya sa labas. Or kung may blower man kayo dyan, wala namang masayang gamitin sa aso po. Wala namang pong masama doon. Kung may blower kayo na gusto nyo matuyo agad yung aso nyo po, gamitan nyo po ng blower or sa labas na lang, pahanginan lang. So kung may mainit yan guys, ilag nyo sa init pero huwag na masyadong mainit.
yung katamtamin lang po kasi po nasasaktan po yung balat nila. So ito guys, kapag ito pala, balik pala tayo sa suka. Ito pala suka guys, kapag gumamit kayo, dapat naka-gloves kayo or naka-kamay. Kasi po, sobrang baho ng kamay guys, tagal matanggal. Tapos yung aso nyo po, kapag boso nyo po ng suka, makapansin nyo po aso nyo, nakukulitan sila kasi nababahuan sa suka. Grabe, sobrang tamang kasi nito guys, makapansin nyo po sa aso nyo po, sobrang kulit. Tapos guys, ito na yung actual ko na po kung paano gamitin ang suka. Guys, ginawa ko pong video na to para ma-share ko po sa inyo ang akin experience sa aso ko po. At sana makatulong po ako na matanggal lahat ng garapata ng alaga nyo pong aso. Guys, huwag niyang kalimutan i-subscribe ang aking video. So ito na po, magpalit na po ako ng damit kasi mga may suka po ako. Ito na po. Muna po ang suka. So, Jojo, ito mong kalit. Jojo, ito mong kulak. Ito mong kulak. Wala po yung aso kasi sobrang baho ng suka. So dapat guys, dapat buong katawan ng aso mababasa siya ng suka. Mawala ang aso kasi sa sobrang baho. So, mawala yung garapata mo. Dami yung garapata. Okay na guys, so babad mo natin siya ng mga 10 minutes po bago natin siya bandawan. Ayan, Chow. So ito na guys, tapos na 10 minutes. So ngayon, babandawan na natin yung alaga nating aso. Maligangam na tubig po dapat. Ito. Dali, sandali. Dali. Ito na, ito na. Ito, mabango ka na.
Kapit na. Tapos na. Hi guys, thank you for watching video and don't forget to subscribe.